am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, nag-dissipate o nalusaw o humina na yung binabantayan nating low pressure area na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Namataan po yan kahapon ng pag-asa dyan sa may silangan ng Mindanao. Pero makikita sa wind forecast ng Metro Weather na unti-unti parang nawala yung sirkulasyon sa mga susunod na araw. Kaya ang mamamayani, mga kapuso, ay yung hanging habagat. Ang bagyong Esther sa ngayon ang nagpapalakas muli ng hanging habagat na siya namang nakaka-apekto sa Luzon, lalong-lalo din sa may western section na tuling namataan ng pag-asa ang sentro ng bagyo sa layong 325 kilometers north-northwest o hilaga-hilangang kanluran ng Basco, Batanes. At nagtatagal pa rin ito ng lakas na 55 kilometers per hour. At ang asa ang ulan ngayong araw, patuloy dito sa western section, Ilocos Region, Cordillera, dyan sa may Central Luzon, lalong-lalo na sa Bataan, Zambales Provinces, maging sa ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa yung mga pag-ulan. Kaya patuloy na may banta ng pagbaha at landslide, mga kapuso, dito sa mga binanggit nating rehiyon. Pero sa Visayas at Mindanao, sa hapon makakaranas ng mga pag-ulan, dulot yan ng thunderstorm, lalong-lalo na dito sa Mindanao na kumisan, mga kapuso, intense na pwede pa rin magdulot ng mga pagbaha. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.